napag-usapan natin ang patungkol sa laban nitong sila Geld at Gracia, kung saan ay gulat na gulat itong si Dino dahil na-realize niya na masyado niyang na-underestimate ito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Sabi ni Dino, abnormally strong daw talaga ang mga nakatira sa may Tempest. Kasi nung tumingin siya sa taas niya, nakita niya naman itong sila Pico at Kumara. Ito ay isang aerial battle. Sabi ni Kumara, nakakainis daw itong kanyang kalaban dahil ilag daw ito ng ilag sa kanyang mga atake. Sabi naman ni Pico, itong si Kumara daw ang nakakainis sa kanilang dalawa. Dahil paano daw ito nakakalipad kahit na wala naman siyang pakpak. Kaya nagreply itong si Kumara dito at sinabi niya na madali lang daw dahil sisiw lang daw sa kanya ang pag-manipulate ng gravity. Pero tama na daw, kasi tapos na daw siya na makipaglaro dito kay Pico. This time ay tatapusin niya na raw ito. Then nagpatuloy ang kanilang laban. Nag-release itong si Pico ng Black Thunder Skybreak. Ito ay sunod-sunod na malalakas na lightning. Nang dahil dito ay nasunog ang ground sa ibaba ng kanilang pinaglalabanan. Pero for some reason, walang epekto ito sa space around Kumara. Ito ay dahil sa ability ng isa sa mga tail beast niya. At ang tail beast na ito ang Thunder Tiger. Proficient itong tiger na ito sa pagmamanipulate ng mga lightning strikes. Kaya basically, immune itong si Kumara sa mga lightning attacks. Ngayon, si Kumara naman ang umatake sa kanya. Ginamit niya ang kanyang 8 tails sa pag-atake na ito. Ito ay ang kanyang 9 tail chop. Pero ang chop na ito nitong si Kumara nai-block din nitong si Pico. Gamit niya naman ang kanyang weapon. Ngayon, nanonood rin dito itong si Dino. At na-realize niya na hindi lang itong si Geld ang nakakagulat ang ipinapakita. Maging itong isa pa sa mga 12 patrons na si Kumara talagang tumatapat ng evenly against a primordial angel. Nagugulat itong si Dino. Dahil itong sila Gracia at Pico ay parehas na comparable sa mga awakened demon lord. Matagal na nawala itong dalawang ito. Kaya medyo kulang sila sa battle experience. Pero hindi ibig sabihin nun, mahina na silang dalawa. Sadyang malalakas lang talaga ang mga patrons nitong Tempest. Nung una, inakala daw ni Dino na sapat na itong dalawang ito para i-take over ang labyrinth ni Ramirez. Pero maling-mali daw pala siya. Dahil kahit nga inisama na nitong si Feldway, ang dalawa sa three admirals niya, pumalpak pa rin ang kanilang mission. Actually, maging si Feldway nga, sumama rin dito. Pero nauna kasi siyang umalis nung nakontrol niya itong si Cronoa. Kaya hindi niya personally na tinapos ang kanilang plano. Nakikita ngayon nitong si Dino na bitter ang expression nitong dalawa niyang kasama. Dahil evenly nga sila na nilalabanan ng mga patrons. Kasi even after their fall, once pa rin sila ng mga blazing angels. Angels in the highest position. Members sila ng 7 pillars of the angel primordials. Pero ngayon, naiipit sila sa isang bitter battle. Kaya nasasaktan ang mga pride nitong dalawang ito. Pero na-realize naman nitong si Dino na hindi naman nakakapagtaka kung bakit nahihirapan sila. Dahil maging si Dino nga mismo, hindi rin nagawang manalo. Kaya binigyan niya na ng order itong dalawang to. Sabi niya, magpa-fallback na daw sila. Nainis naman dito itong si Pico. Kasi bakit daw kung kailan siya mag-all out, tsaka naman sila magpa-fallback. Nagtanong naman itong si Gracia kung pumalpak daw ba ang mission nila. At sinagot ito nitong si Dino ng oo. Failure daw ang kanilang naging plano. Kaya sumama na daw itong dalawa sa kanya. At tatakas na daw sila dito. Hindi makapaniwala itong si Pico. Sabi niya, si Feldway daw ang gumawa nitong plano na ito. Paano daw magwe-fail itong plano na ginawa ng isang thoughtful and perfectionist na tao? Napaka-unusual daw na mag-fail ang strategy na ginawa niya. Paano daw na-misjudge nitong si Feldway ang battle strength ng kanilang mga kalaban? Tsaka nandito rin daw itong sila Cornu at Zalario. Kaya paano daw sila matatalo? Sumagot naman dito itong si Dino na maging siya daw mismo na-eliminate ng kanyang opponent. Kaya in-informed niya na rin daw itong si Zalario na mag-retreat na rin ito. And as for Cornu and Teres naman daw, hindi na makakapag-retreat pa dahil ang mga ito namatay na. In short, wala daw ni isa sa mga goals nila ang kanilang nai-accomplish. Kaya wala daw point na ipagpatuloy pa ang kanilang pakikipaglaban. Speechless dito itong sila Pico at Gracia.
And in contrast ay nagpapakita naman ng proud expression itong sila Geld at Kumara kasi successfully nila na na-defend ang Tempest laban sa mga Primordial Angels. After ng ilang sandali ay kumalma na rin itong sila Pico at tinanggap na nila ang order sa kanila na magre-retreat na muna. Then nagsalita itong si Gracia. Sabi niya, eh sa tingin daw ba ni Geld, eh siya na ang nanalo. Pero sabi ni Geld sa kanya, eh hindi daw. Dahil aware daw siya na hati ngayon ang powers nitong si Gracia habang nilalabanan siya nito. Kasi ang kalahati daw ng powers ni Gracia eh nakaalat sa pagme-maintain ng damage sa may labyrinth na ito. Kasi pinipigilan nga nila ito nitong si Pico na makapag-recover para hindi ito makapagsarado. Kaya sabi ni Geld, eh sa susunod na pagkakataon daw sana ay malabanan niya ito at full strength niya lang dalawa. Then maayos na nagpaalam itong dalawa sa may isa't isa. Nire-recognize nilang parehas ang strength ng bawat isa sa kanila. Kaya maayos ang kanilang naging pagpapaalam. Habang nagtatrash talka naman itong sila Pico at Kumara. Pero itinigil na rin nila ang kanilang laban. At successfully na nakatakas dito itong sila Dino na isama na nila itong si Zelario. Sa kasunod naman natin na video ay pag-uusapan natin ang point of view nitong si Zelario habang siya ay nakikipaglaban. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.